elevator sa overpass na inasa makatutulong sana sa ating pong mga senior citizen, mga PWDs at mga buntis, hindi po mapakinabangan na mga residente dyan sa Lipa City sa Batangas. Ang dahilan, magkano? Depektibo daw! Dahil madalas na nasisira, anyare. At ano ba yan? Narito ang report. Tuloy, kumatanda na ako, hindi na ako makakayat sa hagdam. Nahaapon na ako. Mahirap po, nakakahingal. Apat na buwan. Yan lang ang kuwan ko. Madali lang, nasira. Bigla lang huminto, nasira mo. Yan ang dismayadong payag ng mga senior citizens at mga residente ng Lipa City sa Batangas sa nakatayong elevator sa overpass sa Manila-Batangas Road na nasa harapat mismo ng munisipyo ng Lipa City. Malaking ginhawa sana sa mga residente, lalo na sa mga seniors, persons with disabilities at mga buntis sa naturang elevator kung nagagamit ito sa kanilang pag-akyat sa overpass upang makatawid sa kalsada. Pero matapos may patayo at may paggawa ang proyektong ito, hindi na ito halos nagamit at napakinabangan ng mga tao. Ngayon, ang elevator na ipinatayo ay ginagawang paradahan na lamang ng tricycle at naging pwesto ng tindahan na lamang. Bukod ba dyan, madumi at puno na din ng guhit at mga sulat ang mga pintuan nito. Inilapit ng Punto Asintado Reload Team ang hinaing ng mga residente sa munisipyo ng Lipa City. Yung elevator na yan ay project ng DPWH. So natapos siya noong 2015. Nung matapos ang 2015, hindi yan gumagana. After 2015 na matapos, na-turn over lang yan sa city government noong 2021. Nung pinaayos ko naman ng una, gumana siya, pero few days lang, nasira ulit. Pinagawa ko ulit, nasira ulit. Nasasayang ang pera ng local government sa pagkaparepair. Sa tingin ko ay isang defective na elevator. Taong 2015, nang simulan ang construction ng proyektong repair, rehabilitation at improvement ng pedestrian overpass sakaling ito ng Lipa City. Proyekto yung pinunduhan ng Department of Public Works and Highways. Bago matapos ang taong 2015, natapos ang pagpapagawa ng overpass at elevator sa kalsada. Pero hindi agad ito na-turn over sa lokal na pamahalaan sa kadahilan ng madami pang inayos bago ito maging operational. Inabot pa ng 6 na taon nang tuluyang ma-turn over ng DPWH sa lokal na pamahalaan ng Lipa City ang proyekto noong Hulyo 2021. Pero makalipas lang ang ilang araw matapos may bigay ang pamamahala niyan sa LGU ng Lipa, halos hindi na ito nagagamit dahil sa panay ang pagkakasira at pagpaparepair nito. Paliwanag naman ng opisina ng Batangas 4th District Engineering Office ng DPWH, maayos ang naturang elevator nang i-turn over nila ito sa lokal na pamahalaan ng Lipa. At kung masira man ito, sagutin na dapat ng LGU ang pagpapagawa nito at pagmentena. Na-turn over na po namin sa LGU yung operation, full operation po noon with the manuals and the keys, emergency keys. So ang sa atin lang po, pagdating sa maintenance, syempre kapag na-turn over na natin sa local government, sila na po ang bahala sa maintenance. So, syempre, yung gamit natin kapag not fully or not properly maintained, talagang may masisira. Dahil naman sa ilang beses ng paggawa ng naturang elevator, napagdesisyonan na ng Lipa City, LGU, na tuluyan ang itigil ang operasyon at pagpapagamit ng nasabing elevator. Sa mga kababayan ko sa Lipa na gumagamit ng elevator, wag na po natin gagamitin. At yan po talaga ay may diferensya. Yan po, nung itinan over sa city government, ay 6 years po yung hindi gumagana. So, we tried our best. Upon the advice po ng ating mga city engineer's office, ay is much better pong wag na lang gamitin at wag nang iparepair kasi mauubos lang ang pera ng gobyerno pero madali yung masisira. Meron po tayong mga traffic enforcer, meron po tayong pedestrian lane, dun gamitin po natin ang tamang tawiran.
Nasa linya si Engineer Jehela Rojas ng DPWH Batangas 4th District Engineering Office. Magandang umaga, Engineer Rojas. Good morning. Good morning, sir. Opo, this is Aljo Bendijo, ma'am. Opo. Ito po, parang nagtuturoan po kayo Ang Batangas DPWH at si Mayor. Sinasabi dito na na-turn over sa kanila, sirain na yan. Yung sinabi niyo naman po kanina, maganda yan, gumagana yan. O, ano po talaga, ano pa talaga ang real score dito, ma'am? Yes, sir. Sir, good morning again. Opo. Dito po sa DPWH, Lipa po, totoo po, under po ng contract namin yung construction po ng overpasses natin with 2 elevators. Okay. And as to our documentation, ito pong ating project is funded under the GAA 2014. Okay. And had nagkaroon siya ng FFPBT January 2015. So natapos po natin yung elevator ng 2015, and actually we have the MOA and the acceptance po of the former mayor sa city po that time. July 2015 po, na-accept na po itong elevator na ito. Okay. So, pero nung pa-accept... Walang delay ho. Kasi yung sinasabi, na-delay daw yan At kung may delay, bakit ho? Bakit na-delay yung turnover ng elevator na yan? Inabot daw na 6 years Hindi, Opo, siguro sir, linawin ko lang po. Dun sa under po ng contract po kasi DPWH, when it comes to construction, hindi po kasama ang energization po noong ating elevator that time. Year 2015. Hindi po siya kasama sa contract. Ano kamo? Ano yun? Energization? Energization. Ano yung energization? Yung transformer po natin, yung pong kuryente na gana. Magpapaandar, magpapagana po doon sa ating elevator. Okay. Ang energization... So, under civil lang po yung... Yes, sir. LGU. Ang gagawa niyan. LGU. Ang nag-apply nito year 2017. Pero na-ribbon cut natin to noong 2016, sir, right after one year after po ma-accept ni Mayor Sabili. Okay. Na-ribbon cut na po natin. Alam nyo, Engineer, sayang po ito Pwede pa ba natin magamit ito? Ano pong magandang gagawin natin dito para mapakinabangan? Sayang naman pera po ng taong bayan ang ginastos po dyan. Opo, sir. Opo. Kailangan po talaga. Opo. Siyempre tayo naman, what is due to the public po yung ating mga proyekto. Okay. So, ang sa atin po dito, pwede naman natin mapakinabangan. Siyempre, i-re-assess po ulit natin kung ano po o paano po natin mapapagana yung mga elevators na ito. Uh-huh. With the help po, siyempre, ng LGU, since ito po ay dalawang beses na namin na turnover at napa-access sa kanila. Sinong gagastos ng reassessment at pagpapagana uli niyan? Pwede nating itap, sir, ang LGU at yung nag-provide po nung ating elevator dito po. Ang budget po niya, tama ba, 14 million pesos na sayang lang. Nagamit ba ito ni Minsan? Hindi. Yes, sir. Nagamit po ito. Actually, nung first turnover po, dinouble check na po namin yung kung pagka na siya kahit generator lang po yung nagamit natin that time. Kasi hindi pa nga kasama sa contract natin yung energization. Opo. And then the second time around of the acceptance of turnover last 2021, opo. Lahat po ng parts na nawawala, lahat ng misalignment po, realignment na kailangan po ng elevator para lang po ma-turn over ng maayos with transformer for under the contract po ng LGU, nagawa po natin. Engineer, hindi ba pwedeng makipagtulungan na lang kayo sa DPW, sa LGU ng Lipa? No, kung yes, pwede, sir. Magatiyan na lang kayo ng pera para mapagana po yan. Sayang Yes, sir. We are always open po. Ang opisina po ay open para po sa kanilang mga concern. Yun naman po ang sa amin, sir. Sige. Kasi that time po, 2020. Opo. Engineer, nasa kabilang linya natin si Lipa City, Batangas, Mayor Eric Africa. Mayor Africa, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, Mayor, sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. Ano pong magandang gagawin natin dito para mapagana natin? Andyan po sa kabilang linya si Engineer Rojas. Yes, siyempre,
gusto nating makipagkatulungan sa DPWH regarding sa project na yan. Okay. Dahil sayang naman talaga na 2015 pa siya na initial turnover sa city, eh hindi pa rin nagagamit hanggang ngayon. Opo. Opo, kasi kung pupunta natin yung nuts and bolts o kaya nitty-gritty sa problemang yan, eh matatagalan eh. Why not magtulungan na lang para po sa ganun mapagana yan. Sayang po yung pera, 14 million pesos, hindi talaga magagamit eh. Opo, ano po sa tingin ninyo, Mayor? Ang proposal ng aming engineering's office is totally palitan na lang. Palitan? Ang, yun, lahat? Papalitan na namin lahat kung talagang... Gagastos na naman tayo, magkano pong budget niyan, Engineer Rojas? Sino pong maggagawa kung papalitan lahat? City government na, city government na. Magkano pong budget niyo dyan? Siguro mga 2 million ang initial estimate namin. O, 2 million. Piyesa lang ang papalitan. Hindi, papalitan na yung buong elevator. Kasi laki pa lang ng budget niya, 14 million pa lang yan. 2 million lang pala, pwede na may patayo. Tama ba? Engineer, go ahead. Hello, sir. Apo, yung 14 million is the whole contract po. Kasama po yung overpass mismo. Ah, gayon. Magkano ba yung sa elevator, ma'am? Nasa 2 million po okay. Ito. O pwede ba kayo magtulungan na lang dyan, Mayor? Oo, kasi positibo ang dapat nating pananaw dito sa isyong ito para maayos na natin yan, Mayor? Yes, oo. Okay. Talagang yun naman talaga ang plano namin dyan. Kasi pinag-aaralan lang namin kasi yung nasisira lang naman yung memory card niya. Eh wala naman kaming, yung contractor lang nang pwedeng sumagot pag doon bagay na yon. Okay. So pag tinuloy namin yung project na yan, babalik at babalik tayo dun sa problema ng memory card na wala kaming idea. So ang plano namin ay gawin na lang manually operated yung elevator at saka hindi kasi siya recommended for public use pag yan ay may memory card. Yun ang suggestion ng aming Kailan yung umpisahan, Mayor? Unang-una, maghahanap kami ng budget. Okay. Then after noon, siguro mga 2 months ang process ng mga bidding at kung ano-ano pa. Then once na magkaroon niya ng notice to proceed, siguro in 3 months time tapos. Okay, sige. Engineer Rojas, okay. Sana magkasundo kayo dyan, ma'am. Opo, No problem, sir. Mayor, ano pong pansamantalang solusyon para sa mga senior PWDs at mga buntis na patawid sa City Hall ninyo dyan? Actually, before nung wala pa naman niya, talagang 220 meters naman ang pagkita namin sa dulong kalsada papuntang City Hall. Ina-assist lang naman talaga ng mga EMD namin na yung mga tumatawid ng mga senior. Kasi kahit sa isa naman talaga yung may elevator dito sa amin or sa buong Batangas province siguro. May hirapan din siguro mga dito, PWS, bakit eh? Hindi naman naka-escalator. Hindi. Okay. Marami naman, lahat ng kalsada naman dito. Why not escalator na lang siguro dito, Mayor? Kung yung ang elevator, hindi na nga mamanage ng site, baka lalo pa pag-escalator. Sige po. Okay, maraming salamat. Okay, sana magkasundo kayo dyan. Babalikan namin kayo, ha? Mayor at engineer, pa-follow up namin kayo dyan sa reklamong yan. Kami nang bahala, magtutulong kami ng DPWH. Okay, maraming salamat. Batangas Mayor, Lipas City, Batangas Mayor Eric Africa and Engineer Jehela Rojas. DPWH Batangas Fourth District Engineering Office. Good morning.